Okay, so dito po sa ating sample problem, no? So under daw, a given surcharge, a thickness of T clay layer has a consolidation settlement of delta H. So meron tayong delta H na final pala, no? So ano ba yung mga given natin? So may thickness daw tayo ng clay layer, which is 3 meters. So yung delta H natin is equal to 400 millimeters. And then yung ating CVR consolidation coefficient is equal to 0.001, so centimeter squared per second. So yung unang tinatanong natin, okay, what is the average degree of consolidation for the clay layer daw when settlement is 130 millimeters? So ano po yung pinapahanap? Yung ating degree of consolidation. So ano ba yung ating degree of consolidation? So alam naman natin na yung degree of consolidation natin ay may tatlong cases kung paano natin malalaman. So ano-ano nga po ba yung case na yon? So yung una, according sa settlement. Yung pangalawa, according po dun sa ating void ratio. And then yung pangatlo, yung ating pong pore water pressure, no? So however, in this case, ano po ba yung pwede nating gamitin? So sabi daw, kung clay layer settlement daw ay 130 millimeters, no? So ito po palang dapat na delta H ay capital H siya. So ngayon, pinapahanap po sa atin yung degree of consolidation kapag ka daw tayo ay may final na 400 mm, pero ngayon, meron lang daw po tayong 130 millimeters. No? So, to solve for our degree of consolidation, so yung degree of consolidation natin, it is simply to equal to delta H over malaking delta H. So, ano ba yung maliit nating delta H? So, as of now, meron lang daw po tayong 130 millimeters na settlement. So, ngayon, yung final settlement daw po sa atin, given naman siya. So, yung final settlement daw natin, dapat ma-achieve natin ay 400 millimeters. So, ngayon, inaalam na natin ilang percent na ba or ano na ba yung degree ng ating consolidation. So, solving simultaneously, our degree of consolidation is equal to 0.325 or siya po ay 32.5%. No? So, ito po yung ating letter A, degree of consolidation.